Pero alam mo, alam nyo mga mamshi, hindi lang si Moy ang isa sa mga maraming natulungan ni Mr. Jonathan. Di ba, mamshi Jules? Correct. At saka ito daw tao na to ay very thankful talaga sa kanyang Tito Jonathan. Ayan na! Ay, si Trisha! Welcome sa Magandang Buhay, Trisha! Hi, si Trisha po ay isa na, Mr. singer, songwriter, at pamangkin ni Jonathan! Welcome! Yes. First of all, Hello po! Ayun, minamentor din siya ni Jonathan. Kasi gusto niyang matupad ang kanyang pangarap na makakanta and makasulat din. So paano relationship niyo ngayon as mentor and mentee? Wala pong nagbago. Tito ko pa rin po siya. As in, yun po yung pinagpapasalamat ko sa kanya. Kasi kahit po pumasok ako sa industry, hindi po nagbago yung relationship na, ay, boss ko to. Hindi po. Tito ko pa rin po siya. Paano mo ba siya naging tito? Kapatid po ng mama ko. Yung ating nag-advertising. Yes po. Ang mama mo ang ate? Yan, si ate na. Yung mama niya, yun yung ate ko na nag-advertising. Naginaya mo. Pero itong pagkahilig mo sa pagkanta at sa pagsusulat, naka-influence ba ito ng tito mo? Sobrang laki po ng impact niya sa influence ng music. Siguro while growing up, that you would hear baby music pa lang, all the time. Baby pa lang po. Pinipilit ko ng kumanta ng Mariah Carey. Opo. As in, ganyan ako kaliit. Ilalagay nila ako sa harap ng mga tito-tita pag Pasko. Tapos, kumanta ka. Tapos, Mariah Carey lagi. Mariah Carey lagi yung kanta. At nakitaan mo talaga siya ng talent at such a young age. Very, very natural sa kanya. So, paano yan? How did you decide on parang trying to enter the business as well? Parang, paano mo sinabi sa kanya na parang dito? Gusto na. Mo? Oo. Ako po kasi growing up, mahal ko po yung music, pero hindi po yun yung parang, nung una, hindi po yun yung gusto kong i-pursue. Mm-hmm. So, ang dami ko pong gustong gawin, lalo na po yung papa ko, doctor, tapos yung mama ko sa advertising. Mm-hmm. So, medyo mixed pa po yung idea ko sa kung ano yung gusto ko maging sa future. And nung natuto po ako mag-gitara, sabi ko, ba't kaya hindi ko i-try magsulat ng kanta? Ayan na. So, nagustuhan ko po yung feeling ng pagsusulat ng kanta. And siya po yung unang tao nilapitan. Kanino ka pa ba? Lalayo ka pa ba? Ito na eh. Nagulat ka ba upon finding out that your pamangkin writes songs? Natuwa ako, na proud ako na meron na yung pamangkin na si Trisha. Sabi ko, wow. May talent sa pagsusulat si Trisha. Kasi hindi mo naman talaga ipipilit eh. Ang hirap kapag pipilitin mo, di ba? So, makikita mo na lang, may natural gift ito. Marunong gumawa ng kanta. Kahit na hindi pa tinetrain. Diba? It runs in the family. And lalo na ngayon na nakikita ko yung growth niya. Kasi makikita mo yun eh, every time na may mga bagong kanta na gagawin. Sabi ko, ang ganda ng nagiging journey ni Trisha kasi nakikita ko kung ano pa yung pwede niyang gawin with the things that she is doing right now. At ang swerte talaga ni Trisha. After 20 years, what is your ultimate goal pa? To help more people and to keep giving inspiration and positivity sa audience natin. Through songs. Through songs. Pwede ba namin, diba? Pwede ba magkaroon din kami ng goal sa iyong 20 years na sana marinig namin yung boses mo na kinakanta yung sinusulat mo? Actually, kumakanta naman talaga ako sa church dati and meron akong mga ilang recordings na nilabas. Pero dahil nga, sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa mga tao na nakakausap ko, gawin mo kung ano yung, mas magiging productive kung gagawin mo kung ano yung pwede mong gawin na magiging best ka. Eh, hindi naman ako best singer eh. So, ibigay na lang natin sa mga best singers. But I can say na I'm one of the better songwriters and producers. So, doon na lang ako magpo-focus, di ba? And so, therefore, that's why he has his 20th anniversary album. Yes. So, doon sa 20th anniversary album, 20 rin ba ang songs? Yung 20th anniversary album ko, malapit na, patapos na po, kasama si Moy doon. Ayan na. Siyempre. Naglabas na yung first single. Yung first single is a reimagined version of Pinoy Ako na ginawa na ni Rico Blanco this time. It's called sa Pinoy Big Brother. Pinoy Tayo. Uh-oh. And it's the theme song of the season 10th season of Pinoy Big Brother. Big Brother. And yung mga mauunang
singles noon are the songs from Big Brother. Yung the theme songs from Big Brother that I did for Big Brother. So yung Pinoy Ako, Sikat ang Pinoy will be done by Agsunta and Critico. Tapos yung Kabataang Pinoy will be done by Nameless Kids. Tapos magda-drop yung Christmas single, yung Ngayong Pasko, originally done by Eric Santos. Ito naman, kinanta ng ating Queen of Soul, Jaya. Wow! Ilalabas po yan after Halloween. So, abangan po. So, saan siya nag-recording? Sa Amerika siya nag-recording? Hindi. Bago siya umalis, nag-record kami. Pero marami po pong surprises kasi 25 songs yan. Lahat ng mga nakatrabaho ko through the years, since na-preempt ko na, si Moira kasama doon. Exciting! Ayan, marami, that's exciting! Marami pa pong songs. Patuloy yung pangarap, we'll have a new version. Paano ba ang magmahal, we'll have a new version. Marami, marami nga abangan. And please make more beautiful music, yes. Jonathan. Hindi lang 20 years. Nako, another 20 pa. Go! Thank you. And Moy, thank you so much. Thank you so much. Pa-surprise so mo kay John. And Trish, thank you din. Oh, thank you so much. May gusto kayong i-vlog, Moy. Oh. Go! Nako, may bago si Moy. This is a duology. It's called Pagitan and Pabilin. Uy, nakakatakot na naman. Pagitan, Pabilin. Na naman. Iyak na naman. Basically po, kung dati po nag-trilogy po ako, ngayon po, duology naman. One song from a child to a parent. And the next song from the parent to the child. Grabe. Hindi ko na kaya. Sinasabi pa lang ni Moy, parang nasasaktan na ako. Yes. And kung pwede po akong mag-message lang kay Sir John. Yes, of kasi, course! Kasi nahihiya ako. Grabe. Pag nagtatawagan kami, puro nagrarantan lang kami sa isa't isa. Hindi naman kami masyado nag-o-honor. It's our pleasure. But, Sir John, gusto ko lang magpasalamat because my storytelling would not be the same without you. I've been trying to be in this industry for 13 years and it wasn't until my 9th, 10th year when things started looking up. And in that 10 years, after being in the studio countless times and being asked to be technical, when I entered your studio for the first time, I was asked to be myself. And because of you, I get to empower people and this generation to be themselves because you empowered me to be myself. I love you, Sir John. I love you, Moy. I love you so much. Naku, huwag mong paiyakin, Moy. Uy, nakakaiyak talaga. I love you, Moy. Ako rin po, pwede mag-message. Siyempre! Grabe! Hindi tayo alis kung walang luha dito. Iyak na, Sir John. Yes, Trish. Baka nga rin po ako maiyak. Hindi. Siguro nasabi na po ni Ate Moira yung work side ni Tito Jonathan. Ako, nagpapasalamat ako kasi hindi siya bumibitaw sa family. Kahit gaano siya ka-busy, he's still my Tito Jonathan. And yung family namin can call him anytime. Pag may kailangan kami, he's always there. Kahit gaano siya ka-busy in his 20 years na yung ibang artists inaasikaso niya, kami hindi niya kami nakakalimutan. So thank you, Tito Jonathan. We are so proud of you. I love you, Trish. I love you. Ayan na nga. Pwede rin ba akong mag-message kay Sir John? Ano nang bakit? Sir John, maraming salamat nung tinuruan mo ko ng chuba-chuchu. Ay, very proud talaga ako sa buong buhay ko. Bakit po ikaw nagsabi? Hindi, sa buong buhay ko. Nakantahan. Team song ng ating movie natin. Oh, na-record ko na si Melay sa studio. Sabi ko, my God, Sir John, wala, bakit siya? Sabi ko, nakakahiyo naman. Totoo pa to. Kaya naman, wala na. Hindi ka naman na pa-blueberry. Masaya lang yung recording namin ni Melay noon. Sir John, grabe ka naman talaga kamatulungin sa mga nagmamahal din sa iyo. Oy. Hindi tayo mawawalan ng napakaganda mga kanta hanggat nandiyan si Jonathan. Ayan. Yes. Yeah.